Sa gitna ng patuloy na pagigting sa South China Sea, isang bagong alon ng tensyon ang nagbabanta sa rehiyon. Ang Vietnam at Pilipinas, dalawang bansa na parehong may mga territorial na alitan sa China sa karagatan, ay nag-anunsyo ng isang hindi inaasahang alyansa. Ang pagsasama-sama ng kanilang puwersa ay nagdudulot ng pangamba sa China na nag-aalala sa lumalaking impluensya ng Vietnam at Pilipinas sa South China Sea. Ano kaya ang magiging epekto ng bagong alyansang ito sa rehiyon? Ibabalik kaya nito ang balanse ng kapangyarihan sa South China Sea? Ito ang ating aalamin. Noong nakaraang araw, ginulantang ang China sa balita na kanilang natanggap na ang Pilipinas at Vietnam ay nagkasundo na palakasin ang kanilang pakikipagtulungan sa depensa at seguridad sa dagat. Ang kanilang pagkakaisa ay isang malinaw na mensahe sa China na parabang nagsasabi na sobra na at tama na. Ito rin ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na harapin ang mga lumalalang aksyon ng China sa rehiyon. Ang pagbisita ng Ministry of Defense ng Vietnam na si Phan Van Giang sa Pilipinas ay nagmarka ng isang mahalagang hakbang sa kanilang relasyon. Ang dalawang bansa ay naglalayong mag-sign ng isang kasunduan sa pakikipagtulungan sa pagtatanggol bago matapos ang taon na nagpapakita ng kanilang pagiging seryoso sa pakikipagtulungan. Parehong nagpahayag ang Vietnam at Pilipinas ng kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at kalayaan sa paglalayag sa South China Sea na binibigyang diin ang pangangailangan na mapanatili ang kaayusan sa rehiyon. Ang pagpupulong ay naganap sa gitna ng patuloy na pagigting sa South China Sea na nagre-resulta mula sa agresibong pagkilos ng China at ang patuloy na pag-angkin ng China sa halos buong karagatan. Ang mga aksyon ng China ay nagdudulot ng pag-aalala sa Pilipinas at iba pang mga bansa sa rehiyon. Bilang tugon naman ng China rito, ang China ay nagpadala ng mga surveillance drones sa airspace ng Vietnam. Ang mga drone incursions ay isang malinaw na mensahe mula sa China na sinusubukan nilang takutin ang Vietnam at hadlangan ang pakikipagtulungan ng Vietnam at Pilipinas. Ang mga eksperto ay naniniwala na ang China ay gumagamit ng taktika ng divide and rule upang mapanatili ang kanilang posisyon bilang isang rehiyonal na kapangyarihan. Ang pagkilos ng China ay naglalayong hadlangan ang pakikipagtulungan ng Vietnam at Pilipinas na nagpapakita ng kanilang pag-aalala sa lumalaking impluensya ng dalawang bansa. Ang dalawang drone incursions ay naganap sa loob ng isang linggo na nagpapakita ng pagiging agresibo ng China sa pagsubaybay sa mga aksyon ng Vietnam. Ang mga drone ay lumilipad mula sa Hainan Island ng China patungo sa EEZ ng Vietnam na nagpapakita ng pagiging malinaw ng pag-atake ng China. Ang pagiging tahimik ng China sa mga drone incursions ay nagpapakita ng kanilang kawalan ng pagnanais na makipag-usap sa Vietnam at malutas ang mga alitan. Ang pagkilos ng China ay nagpapataas ng tensyon sa rehiyon at nagpapakita ng kanilang determinasyon na kontrolin ang South China Sea. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng pagiging komplikado ng mga relasyon sa South China Sea. Ang China ay patuloy na nagsisikap na mapanatili ang kanilang kontrol sa rehiyon habang ang ibang mga bansa ay nagsisikap na labanan ang kanilang impluensya. Ang mga drone incursions ay isa pang halimbawa ng pagigting sa rehiyon na nagbabanta sa kapayapaan at seguridad. Ang Vietnam at Pilipinas ay nagsasagawa ng mga joint maritime exercises bilang tugon sa lumalalang tensyon sa South China Sea. Ang mga exercises ay nagpapakita ng kanilang pagkakaisa at determinasyon na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa rehiyon. Ang mga eksperto ay naniniwala na ang mga aksyon ng China tulad ng pag-aangkin ng karamihan ng South China Sea ay nagtutulak sa mga bansa sa rehiyon na magkaisa. Ang mga hakbang ng Vietnam at Pilipinas na maghain ng claim sa United Nations para sa Extended Continental Shelf, ECS, sa South China Sea ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa rehiyon. Ang mga hakbang na ito ay nakakuha ng pagtutol mula sa China na nagpapakita ng kanilang determinasyon na kontrolin ang South China Sea. Noong Agosto 9, 2024, ginanap ng Pilipinas at Vietnam ang unang maritime security exercises
sa pagitan ng kani-kanilang Coast Guard. Ang mga drills ay minarkahan ang isang bagong kabanata sa kasaysayan ng kanilang bilateral na relasyon na may isang Memorandum of Understanding, MOU, na nilagdaan noong Enero na nagbukas ng mga bagong paraan upang mapahusay ang kooperasyon sa maritime security. Sa ilalim ng pakitang tao ng tagumpay na ito, gayunpaman ang Hanoi at Manila ay hindi palaging nakikita ang mata sa mata sa mga tuntunin ng patakarang panlabas. Bagamat nagkasundo ang Vietnam at Pilipinas na palakasin ang kanilang pakikipagtulungan sa seguridad sa dagat, mayroon ding mga komplikasyon sa kanilang relasyon. Bagamat parehong may alitan sa China sa South China Sea, mayroon ding mga alitan sa pagitan ng Vietnam at Pilipinas mismo. Ang Pilipinas at Vietnam ay parehong nag-aangkin sa Spratly Islands at ang kanilang magkakapatong na mga pag-aangkin ay nagresulta sa tensyon sa pagitan nila. Ang mga mangingisdang Vietnamese ay nakikibahagi sa ilegal na pangingisda sa eksklusibong economic zone ng Pilipinas na nagdudulot ng pinsala sa mga lokal na mangingisda. Bukod dito, ang Vietnam ay nagtayo ng mga artipisyal na isla sa Spratlys katulad ng ginagawa ng China na nagpapalala sa alitan sa teritoryo. Sa kabila ng mga alitang ito, ang Pilipinas ay hindi gaanong nagbibigay pansin sa mga aksyon ng Vietnam sa South China Sea. Mas nakatuon ang Pilipinas sa pagtutol sa mga aksyon ng China na mas agresibo sa rehiyon. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng komplikadong relasyon sa pagitan ng Pilipinas, Vietnam at China sa South China Sea. Ang Pilipinas ay naglalayong magkaroon ng malakas na alyansa sa US upang maipagtanggol ang kanilang mga teritoryo, habang ang Vietnam ay nagsisikap na mapanatili ang magandang relasyon sa China dahil sa kanilang mga pang-ekonomiyang koneksyon. Ang sitwasyon ay nagpapakita ng komplikadong mga dinamika ng kapangyarihan sa rehiyon at ang mga hamon sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Ang Vietnam, sa kabila ng kanilang alitan sa teritoryo sa China, ay nagawang magkaroon ng relatibong maayos na relasyon sa China. Ang China ay mas mapagpasensya sa Vietnam kaysa sa Pilipinas at hindi nagpapatupad ng parehong presyon sa mga pinagtatalunang teritoryo. Halimbawa, ang mga barko ng China Coast Guard ay hindi gaanong nakikialam sa mga mangingisdang Vietnamese sa Scarborough Shoal at hindi rin gaanong pinapakialaman ang mga pagtatayo ng Vietnam sa South China Sea. Ang Vietnam ay nagpapatupad ng patakarang four no's na naglalayong mapanatili ang neutralidad sa pagitan ng China at iba pang mga bansa. Ngunit ang kanilang lumalalang relasyon sa Pilipinas ay nagpapakita na ang Vietnam ay nagsisikap na magkaroon ng mas mahigpit na alyansa sa Pilipinas. Ang Pilipinas naman ay nakikita ang Vietnam bilang isang mahalagang kaalyado sa South China Sea. Dahil ang parehong bansa ay may mga alitan sa teritoryo sa China, ang pagkakaisa ay nagiging mahalaga sa pagtatanggol sa kanilang mga karapatan sa South China Sea. Ang relasyon ng Vietnam at Pilipinas ay nakakatulong na palakasin ang mga alyansa sa rehiyon at nagpapakita ng pagkakaisa laban sa mga agresibong aksyon ng China. Ang pagpapalakas ng alyansa sa pagitan ng dalawang bansa ay makakatulong na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Ang Vietnam ay naging isang mahalagang kaalyado ng Pilipinas dahil nagbabahagi sila ng parehong mga interes sa pagtatanggol ng kanilang mga karapatan sa South China Sea. Ang suporta ng Vietnam sa mga claim ng Pilipinas sa United Nations at ang kanilang pagpayag na makipag-usap sa mga nagsasapawan na claim ay nagpapakita ng kanilang pagiging matapat na kaalyado. Pero ano nga ba ang dapat gawin ng Pilipinas na ngayon ay nasa gitna tayo ng relasyon sa bansang Vietnam na parehas may magandang relasyon sa China at sa ating bansa? Ang Administrasyong Marcos Jr. ay nahaharap sa isang mahirap na gawain sa pagtatanggol sa mga karapatan ng Pilipinas sa South China Sea. Kailangan nilang magkaroon ng suporta mula sa ibang mga bansa habang sinusunod din ang mga prinsipyo ng ASEAN. Ang pagbuo ng mas malakas na alyansa sa Vietnam ay isang magandang estratehiya para sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng relasyon sa Vietnam, mapapalakas ang posisyon ng Pilipinas
sa South China Sea at mapapabuti ang kanilang imahe sa rehiyon. Ang pakikipagtulungan sa Vietnam ay makakatulong na maiwasan ang mga akusasyon na ang Pilipinas ay nagtatrabaho lamang para sa interes ng Estados Unidos at nagsisikap na ma-international ang alitan sa South China Sea. Sa halip, makikita ang Pilipinas bilang isang bansa na nagsisikap na magkaroon ng mga solusyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga karatig na bansa. Ang pagsusulong ng magkasanib na pagsusumite sa United Nations para sa kanilang Extended Continental Shelf, ECS, ay isang posibleng hakbang para sa Pilipinas at Vietnam. Ang hakbang na ito ay magpapakita ng kanilang pagkakaisa at pagpapatibay ng kanilang mga karapatan sa South China Sea. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng alyansa sa Vietnam, nagsisikap ang Pilipinas na magkaroon ng balanse sa kanilang mga relasyon sa iba pang mga bansa sa rehiyon at maiwasan ang mga akusasyon ng pagiging masyadong malapit sa Estados Unidos. Ang pagpapalakas ng pakikipagtulungan sa Vietnam ay makakatulong na maipakita na ang Pilipinas ay nagsisikap na magkaroon ng isang malaya at patas na patakaran sa South China Sea. Sa huli, ang pagkakaisa ng Vietnam at Pilipinas ay nagpapakita ng pagbabago sa dinamika ng kapangyarihan sa rehiyon. Habang patuloy na nagiging agresibo ang China, ang mga bansa sa South China Sea ay nagkakaisa upang ipagtanggol ang kanilang soberanya at mga karapatan. Ang kasunduang ito ay isang mahalagang hakbang sa pagtiyak ng kapayapaan at katatagan sa isang rehiyon na nagiging lalong mas maselan.